decision po pagdating sa ECQ pagdating ng Mayo 1, 2020. Panatiliin po ang ECQ sa NCR, Region 3, Region 4A, and all other areas kung saan mataas pa po ang banta ng COVID-19 hanggang Mayo 15. Magkakaroon po ng re-evaluation pagdating po ng May 16. Ang mga probinsya po na mananatili sa ECQ, National Capital Region, Benguet, pero po pwede pong mabago ito by April 30, Pataan, Bulacan, Mayweysiha, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Oriental Occidental Mindoro, Albay, Catanduanes, Antique, Iloilo, bagamat meron pong to recheck itong Antique at Iloilo, Cebu at Cebu City, also subject to rechecking. At sa Mindanao po, ang probinsya ng Davao del Norte at Davao City. Ang lahat po ng probinsya na hindi kasama dito sa mananatili ang ECQ ay mapapag sa ilalim po sa new normal na tinatawag na General Community Quarantine. Ganun pa man, dito po sa mga lugar na mapapasailalim ang General Community Quarantine, may mga areas po na moderate na naka-orange. Ang ibig po sabihin nito, mag-i-evaluate pa po ako anong mangyayari dito sa mga lugar na ito kung magkakaroon na ng General Community Quarantine o mananatili ang ECQ. Ito po ang para sa mga probinsya ng Abra, Ilocos Norte, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Marinduque, Camarines Sur, Aklan, Capiz, Samar, Western Samar, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental, at Misamis Oriental, North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao. Yung mga areas naman po na low at moderate ay mapapasilalim nga po sa GCQ ang new normal. Yung mga moderate na areas po ay ang mga probinsyang Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Davao del Sur, Davao Oriental, Sultan Kudarat, Lanao del Sur. At yung mga low po na areas na mapapasailalim din sa General Community Quarantine ay mga probinsya ng Apayao, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Ilocos Sur, Batanes, Quirino, Aurora, Palawan, Romblon, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Guimaras, Bohol, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Bukidnon, Camiquin, Davao Occidental, Sarangani, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Basilan, at Sulu. Sabi ko, huwag sa panahon ko. Pag sa panahon ko, talagang yayarain kita. Itong lahat ng pinaghirapan namin dito, study, NEDAT, tapos Department of Trade, doing a lot of talking and convincing, and winning the trust of foreign or local big business. I do not want to humiliate people. I know that, alam mo, pagka tanggalan mo ang tao ng pride niya, masakit yan. I've done it several times. But every time, Diyos, nagsisisi ako, pero overall sabihin ko total, para naman ito sa I've done it several times when I was male. Talagang hubaran kita dyan sa harap. At baski regional director ka, patitindigin kita dyan sa harap ng Malacanang. Mamili. Totoo. Ikaw, examiner, tumindig ka dyan sa harap ng Malacanang.
total itong Malacañan palasyo mo ito. Ako dito nag-uopisina lang. Yung tignan mo yung palasyo mo isang araw. Init at ulan. Pag namatay ka, mas lalong mabuti. Pero yan ang ano ko sa... Kaya ito pinag-usapan ngayon na yung i-dispersal yung ikalat mo. Takot yung iba sa mga probinsya na medyo may history na. Ako ayaw kong maghiya ng gobernador, mayor, sino ba naman ako, mayor lang rin. But, you know, I have a more, a greater burden yung pinapasaan ko na trabaho para ito. Medyo sagrado sa tao ito. So, we take our oath of office. We are very proud. Presidente na ako, tapos ganun, gawain ko talaga lahat. So, gusto ko lang ipakita sa mga tao beginning itong ito na paano sugpuin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Pero ito ang igarantiya ko sa iyo. Putang ina ka, uubaran kita dyan sa harap ng tao. Our country comes first to us. Mahal ko ang bayan ko. Mahal natin lahat. Gaano man tayo kaliit. Well, anyway, that's... I'm just talking about life. Buhay ba ng tao? I hope that God will be with us. May sarili akong Diyos na doon ako nakatutok. To help me because I'm having a hard time carrying the load of the nation. Nung nakapag-ECQ po tayo, nagkaroon po tayo ng sapat na panahon kahit na papano na maihanda ang kakayahan ng ating pong sektor na